Hoy, Friday na, talamin natin kung may pagalaw ba sa presyo ng mga pangunahing bilihin. Iatid yan sa atin ni Luisa Arispe live mula dyan sa Balintawak Market. Rise and shine, Luisa! Rise and shine, Aljo. Rise and shine, Pilipinas. Aljo, nako, pabago-bago nga ang presyo ng bilihin ngayon. Kaya naman, alamin na natin, magkano nga ba ang itinaas o ibinaba ng ilan sa mga pangunahing bilihin sa umagang ito? Unahin na natin ang presyo ng livestock o poultry. Sa baboy na laman, yan ay 300 to 350 pesos per kilo. Ang baboy na liyempo, 360 to 370 pesos per kilo. Bumaba yan ng 10 piso. Ang baka na laman, 400 to 450 pesos per kilo. Bumaba yan ng 30 pesos. Ang baka naman na may buto, 340 to 380 pesos. Ang manok na buo, 140 to 170 pesos per kilo. Sa isda naman, ang dagupan na bangus, yan ay 160 to 200 pesos per kilo. Depende sa laki. Ang tilapia naman, 120 to 140 pesos per kilo. Bumaba ng 10 piso. Ang Highland vegetables, ang repolyo, yan ay tumaas. Doble ang tinaas niyan, ano? 200 to 250 pesos per kilo. Ang pechay bagyo, doble rin ang itinaas. Yan ay 200 to 220 pesos per kilo. Ang carrots, 130 to 180 pesos per kilo. 60 pesos naman ang itinaas niyan. Yung patatas, 70 to 100 pesos per kilo. Nagtaas din yan ng 10 piso. Ang sayote, 90 to 110 pesos per kilo. Nagtaas ng 40 to 50 pesos. Sa lowland vegetables, medyo bumaba naman ang presyo ng mga gulay na to. Ano? Joe, yung pechay, 60 to 90 pesos per kilo, bumaba ng 20 pesos. Ang kalabasa, 50 to 60 pesos per kilo. Ang palaya, 80 to 120 pesos per kilo, bumaba yan ng 20 pesos. Ang talong naman, 70 to 120 pesos per kilo, bumaba rin ng 10 piso. Ang kamatis, 80 to 100 pesos. Yan ay bumaba din ng 20 pesos. Ang sibuyas, 120 to 140 pesos per kilo. At ang bawang, 140 to 150 pesos per kilo. Aljo, kanina nakausap natin yung mga tindera ng gulay at ayon nga sa kanila, tumaas talaga yung presyo ng mga Highland vegetables dahil nga yan ay inaangkat pa mula sa Baguio at nakaambag dyan yung ECQ o yung lockdown kasi mahirap nga mag-transport ng gulay. Though madali naman pinapadaan sa mga checkpoint, kaya lang yung pagbiyahe pa ay tumataas talaga yung expenses kapag ECQ. At kapag naman na isa rin dun sa ambag ng mataas na presyo ng Highland vegetables ay yung mga dumaan nga ng mga bagyo at pati na rin yung panahon ng tag-ulan ngayon. At yan muna ang latest na presyo mula rito sa Balintawak Market. Balik muna sa iyo, Aljo.